Yan, dinig na dinig ang lakas ng tunog sa likod. Para pong nagsasangag at luluto ng popcorn. Okay, wala na po yung tunog na parang nagsasangag. Nahimik na po siya. Alright, ito pong ating pag-uusapan ngayon. Ang mahiwagang tunog sa loob ng ating electric pan. Ayan po ang lutong ng kanyang tunog. Sabihin niyo po yan. Parang may nagsasangag po ng popcorn sa loob na po. Ayan. Ang tanong, ano itong tumutunog sa loob ng ating electric pan? Okay, tingnan natin. Mahirap po manghula kaya kailangan buksan po natin ito. Unahin natin itong blade. Okay? Check natin siya. Maayos naman ang ikot. Take note po ha. Converted na po ito sa bearing. Walang tulog ng bearing. Okay? Try natin ugayin. Oops! Buhuga po siya. Ang lakas ng kanyang play. Idalis natin ang pan blade para mas makita natin siya. Okay, tanggalin natin ang tunog dito sa likod at maging dito po sa may bandang harap. Ayan, natalupan na natin ang ating electric pan. Tanggalin natin ang mga tornilyo ng housing para makuha natin yung rotor. Pero bago yan, magpagpunan natin bakit baka tayo makuryente. Kailawan natin ng konti para mas malinaw. Again, check natin siya. Galaw-galaw. Malakas ang uga o alog niya talaga. Okay. May horizontal play din siya o. Oh. Ayun. Atras abante siya. So, natural po yan kapag sa wear and tear po. Ang ating mga washer at spacer. Alright. Alasin na natin ang motor. Pero bago yun, lagyan po na natin siya ng sapin. Bubble pack po para mas putik-mampatik siya ng ating winding. Tcharan! Tanggalan natin ang kanyang motor. Maluwag na ang bearing at shafting niya. Oh. Dito sa bandang itaas, medyo hindi. Medyo okay pa. Pero dito sa kinalalagyan niya, eh, maluwag. Oh, pati itong likod. Oh. Maluwag din. I-move natin ang rotor hanggang dito. I-move natin siya para kaiwasan natin itong pagpunt ng lugar niya. Kaiwasan natin ang diameter ng washer. Pipigilan ito ang malayang pag-ikot ng bearing dahil tumatawa ang washer sa outer ring ng ating bearing. Ayan, oh. Malaki nakalagay pala dito sa tabi ng bearing. Yun din itong sa likod. Oh. Malaki yung nakalagay niya na sa ito sa day lang kaya lumog agad ang ating bearing at shafting. Hindi nagsasabay ng ikot ang shafting at inner ring ng bearing. Pigil ng
pag-ikot nito. Alright, ito ang may tama na shafting natin. Ito ang washer na katabi ng bearing. Kumikinta po ang portion na tumatama. Ayun po, so may outer ring. Ayun po. At saka yung inner, oh. So, ibig sabihin, nagkaka-friction po siya. Kaya hindi nagsasabay umiikot ang shafting at saka yung inner ring. Kaya na putbut siya. Pwede pa tayo mag-adjust sa shafting, ha, para hindi tayo magpalit ng ating shafting. Ayun po. Medyo malulog pa siya. Adjust pa tayo patras. Okay, tanggalin natin ang bearing, washer at spacer para ma-adjust natin ang rotor. Para ma-position natin yung dito, yung bearing sa bagong lugar ng shafting, yung hindi pa siya putpod. Okay. Ayan. Pero bago yun, alagyan natin ng marker para sa tamang adjustment. Para meron tayong reference. Patras ang ating gagawin. Sentro. Okay, kulang pa. Kulang pa rin. Pa rin. Sandahan lang para hindi matipo ang ating shafting. Alalay lang. Okay, tama na ang posisyon ng rotor ayon sa ating gusto lugar. Ayan, tama yan. Yan po yung re-adjustment niya. Maganda mo yun. Alright, check natin. Okay. Tama-tama ang lapad sa bearing. Maging adjustment natin. So, dito siya mapupwesto. Tapasin na natin itong malaking washer na katabi ng ating bearing. Para hindi na maulit itong problema natin. Okay, hindi na tumatama sa outer ring ng bearing itong ating ginawa, yung ating niliitan. Ayan. Okay, i-assemble na natin ito, so assemble na natin. Isin muna natin pero hindi natin masyadong iisisin para hindi lumita ang ating shafting po. Alalay lang po. Kailangan sabihin kasi hangga't maaari ay 4 speed ito. Hindi po kailangan na maluwag ang shafting at ang bearing. Sa bushing po, kailangan maluwag pero dito po sa bearing dapat 4 speed siya hangga't maaari. Okay, balik na natin ang kanya mga spacer at washer kasama na yung isang additional natin na maliit, malipis para mawala ang horizontal plate po niya. Ito meron siyang tama na lang sa loob, so ilabas natin. Okay, lagyan din natin itong likod kasama na yung malipis na additional washer. Ito natin siya lalagay. Ilalagay na natin siya dyan sa pagkaroon. Tinabasan natin bearing. Ayan. So yan po yung dati niya, yung gasgas. At ito na po, walang gasgas na dyan sa loob na yan. Dito na natin ilagay yung dito natin pinilagay yung manipis na washer.
para mawala yung horizontal plane niya. Okay. Dito na siya, hindi na siya tumatama at hindi na siya tatama sa ating bearing. Ang dapat sana ay 4-speed itong ating bearing sa shafting para hindi kaagad lumuwag ang shafting at ang inner diameter ng ating bearing. Itong bushing ay design dito sa diameter ng ating shafting. May clearance ang kanyang shafting at saka bushing para maging malaya ang pag-iikot ng bushing. Ang inner ring ng bearing ay dapat ikot kasama ng ating shafting. Iyon po ang setup nito. Dapat mas malaki ang diameter ng shafting kaysa sa normal niyang sukat. O di kaya, sakto sa 8mm ang diameter para ma-compensate ay nagdagdag po tayo ng washer. Nakakatulong ang pag-ipit ng washer magkabila sa bearing para sabay itong iikot ang inner ring at saka ito pong shafting. Alright, i-assemble natin siya. Diretso na po ang ating rotor assembly dito po sa ating e-stator. Ganyan lang po kasimple, wala nang lock. Instead, ang washer ang tutulong mahold ang kanyang bearing. Alright, tigpitan na natin ang ating pong cover. Kung malaman natin kung tama-tama lang po yung pagdagdag natin ng ating pong manipis na washer para mawala yung ating horizontal play. So, malalaman natin ngayon kung maikwit, kung maluwag yung ating pong ikot ng ating shafting. At mamaya i-correct naman natin yung vertical play. Okay, check na natin yung kanya pong play. Check natin yung kanyang horizontal movement kung okay na. Okay, yun lang yung horizontal movement. Okay, maganda rin yung kanyang bearing. So, i-double check na po natin siya. Yan. Atake natin at pasulong at patras. Tingnan natin kung may movement pa itong ating shafting. Okay, wala na talaga. So, wala tayong problema sa horizontal. Itong vertical, subukan natin, alug-alugin natin. Oh, mayroon pa siyang problema sa vertical. So, yan po gagawin natin ang paraan ngayon. So, ito po yung ating rotor. Ating kinabit na bearing, yung dating bearing pa rin po ito. At ito po yung ating adjust na position ng shafting. Ayan po. So, medyo maluwag pa rin po siya. Lagyan po natin siya ng FOC. So, linisin po natin. Kailangan po malinis ang ating mga substrate para po kapitan ng ating pong epoxy. Pero hindi naman po natin kakasasin mabuti. Baka perfecto ang diameter natin. Alisin lang natin yung mga contaminants o dumi. Okay po. Ayan. Konting is lang para wala yung dumi. Then, saka natin siya tatanggalan ng langis. Alcohol po ang gagamitin natin. Ayan. So, para mas maganda ang kapit ng ating pong epoxy. Panipis na panipis lang po na epoxy ang lalagyan natin. Ito ang dumi. Ito po ang dumi. So, manipis na po na epoxy para lang nun eh kumapit lang po yung ating inner ring na bearing dito sa shafting para po hindi maglaban sa pag-ikot na hindi nagagasgas yung ating shafting at hindi po tumutunog kapag lumalaki na ang kanyang play. Linisin po natin itong iniring ng ating bearing. Yan. Yung ating dalawang bearing. Hindi po natin siya pinalitan. Okay.
Nagsashopping lang po tayo na ganyan eh. Pero talagang may alog pa, kaya ating pong lalagyan na ng ating pong epoxy. Ipo kasi yung problema sa conversion. Ayan po yung ating bearing. Ayan. Makikita ninyo, ayan po yung tatak niya. Ayan, side bearing po kasi yan. May laser mark po na yan. So, okay. So, kukompensate natin ng ayan, kulangan ng diameter ng ating shafting. Ayan po, ito po yung ating pong A and B na timpla ng ating pong epoxy. Kailangan po equal part po ang ating pong timpla niyan para po maganda banding ng tikit po. Konti-konti na po ang ipisang gagawin natin. Ano po? At nang nun ay hindi na siya magkaroon ng malakas na tulog, parang nag-iprito, nagsasangag sa ating pong motor. Ayan, medyo sagabal po yun paggabi. Narinig natin. So, ito pong ating ilalagay na to para po siya ma-hold firmly ring sa ating shafting. Okay po. Magpis lang po, nalagyan natin. Huwag po natin susobra kasi baka pumasok doon sa ball ng ating bearing. Eh, hindi umikot ang bearing. Lalo kung malaking problema yun. So, magpis lang po. Ito pong ginagamit ko ito yung parang maliit na wire na to na pinaloktot para po madaling iscoop sa maliit na portion. Ito pong ating epoxy. Pag po kasi sapat na flat yung harapan, nahihirapan ako eh. So yan po, naiikot ko siya ng ganyan, no? Then, saka ko siya i-spread dito po ng manipis sa kanya pong shafting. Okay po. Yan din po gagawin natin dito sa kabila. Yan. Yan po. Okay na yan. So, lagyan na natin yung ating bearing. Ayan. Kaya tulak natin na maigi. Para hindi na siya mag-move mamaya pag ating pong sinalpak sa ating cover ng motor. Ayan. Ayan. Ayan po. Ayan. Kita niyo po yan. Anipis. Anipis po. Ayan o. Nipis yung ano sa may kanyang shafting. Didikit na po yan pag natuyo. Didikit na kasama yung ating inner ring ng ating bearing. So yan po siya. So tulak natin mabuti. Yan. Yan. Tingnan nyo po pag iniikot natin mo. Kita nyo yung inner ring. Naiiwan na siya rin sa ating shafting. Yan po ang dapat niya. Lalo na pag natuyo yan. Ay talagang hindi na siya aalog at tutunog. Okay po. Yan. Pati itong isa, okay naman ang ikot niya. Hindi naman naapektuhan yung ating ball bearing, ang ating epoxy. So sa ibaba lang po siya talaga. Iwan yung ating epoxy. Malipis lang po kasi. Kailangan po talaga malipis lang. Inap lang po para po malagyan yung ating ball bearing. Okay po, atin na pong lilinisin muna. Ito pong ating pong cover. Ito ating pinaglagyan po ng ating pusing dati na nilalagyan ng bearing. O, lumi. Linisin po natin para po hindi magkaroon ng epekto sa alignment ng ating pong ikakabit na bearing. Ayan po. Linisin natin siya pareho. Tante po, nalilinisin yan kasi po kung yun ay iwang alikabok yan ay medyo tatagilid yung ating pong setup ng bearing yan, kaya dapat po ay malinis. Okay, so yan, papasok na natin yung ating rotor. Dahan-dahan lang po, ingat natin winding, baka po tamaan. Ayan, dahan-dahan bigla. Okay po, di ba yung matagal, masasigurado lang. Ayan, okay na po siya. Alright, so ito po siya.
ayusin pa yung ating yung wiring na yan. Hirap ito yan, hindi makita. So, mas maganda siguro, ibaba natin yung mga mesa ibaba. Alright, try na natin itong isaksak itong plug. Nasubukan na natin siya. So, atin na siya ngayon, okay? Ayan. Oh, maganda lang kanyang tunog. At yan, kung makikita nyo yung adjustment natin shafting, in-adjust natin, okay naman siya. Malayo pa sa wall yung ating pong shafting, tama-tama lang. Ilagay natin ito para kitang-kita ikot. Ayan po. And then, nakaon na siya, tahimik na siya. I-check naman natin kung meron po siyang ground. Okay, yan po ang SOP. Basta po kayo gumawa bago nyo po i-assemble, check nyo kung may ground. Okay, walang ground siya. Gamit po yung ating neon light screwdriver, yung tester natin. Marami pong gamit yun para sa ground. Alright, good. Wire po ang gamitin natin sa pagbabalik po ng pin. Huwag po pukpukin ang baka ma-misalign po yung ating pong bearing. Dito rin po nagsisimula yung pagbaluktot ng mga shafting. Kaya wire na lang po gagamitin nyo pag naglalagay po nun. Okay po. I-assemble natin. Ayan. Okay, test natin yung kanyang swing. Kung suwabe. Test nyo po yan pag nag-lipit kayo. Oy! Hindi ko malaw. Malwag siya. So, ipitan natin siya ng konti. Tama lang po. Huwag masyadong maipit. Mahirapan po yung ating motor. Okay. Subukan muli natin ang kanyang swing. Ayan. Okay. Dito. Dito siya kanina bumigla. Tingnan natin. Alright. Okay na. Okay na siya. So, assemble natin itong ating plastic cover sa likod. Unahin na natin po itong ilagay para madaling masento sa tunoy nyo sa likod. Okay? Yan, para walang hadlang doon sa harap pag nagkakabit kayo, hindi kayo na pupwersa, may control. Ayan po. Hindi nalilimitahan yun yung pagkilos doon sa plastic cover sa likod. Okay? Then, saka natin ilagay ito, itong cover na ito. Then, pagiging po siya higpitan, itong cover, ay atin pong isentro ito ng, sa butas para hindi tumama sa gilid habang umandar at ang hindi umingay. Saka natin po higpitan. Okay? Ayan. Atin po yan para po sa pagkakabit po niya. Atin mga cover. Ayan. So, assemble natin. Okay. Test na natin, final. Ayan, tahimik po siya. I-swing natin. Okay po. Ayan, swabe-swabe na under niya. Okay. Ayan po. Okay na ang ating electric pan. So, isa pong final test ang kukunin po natin. Che-check natin yung kanyang pre-wheeling time. Dapat umabot o sumobra po sa 20 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 15 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 20 seconds. Okay po, good siya. Yung patuloy pa umikot, 4, 3, 2, 1, 25 seconds. Alright, at dyan po nagtatapos ang ating pong topic sa araw na ito. Sana may napulot po tayo kahit patano. Nako, akin pong kasiyahan na may import sa inyo ang mga kaalaman kahit maliit na bagay para po inyong may apply sa inyong pag-DIY. Sa mga bago pa naman po nakasumpong ng ating channel, ay pakilike na lang po, ano po, at pakidamay na rin po yung ating pong subscribe button para po kayo ay ma-update sa susunod po pong mga video. Okay po, hanggang dito na lamang. Bye-bye and God bless us all. Ingat po palagi.